For today's video, pag-uusapan natin, what are the things you need to consider before buying an air conditioner? Hi mga pade, Pads here. So ngayong araw, pag-uusapan natin, ano ba yung mga dapat mong i-consider bago ka bumili ng isang air conditioner? Number one na dapat mong malaman or i-consider bago ka bumili ng isang air conditioner is yung square meter na paglalagyan mo, kung gano'ng kalaki yung area na paglalagyan mo. I-consider mo kung gano'ng kalaki yung space, kung ilang square meter, gano'ng kataas yung pinaka-kisame mo. Dahil mahirap maglagay ng isang aircon na hindi tutugma doon sa paglalagay mo. Dahil posibleng tumaas ang electricity consumption mo, and worse, mas mabadali or mas mabilis masira yung aircon na bibilihin mo. So number two, meron tayong tinatawag na dalawang klaseng air condition, lalo-lalo na pagdating sa personal use. Meron tayong tinatawag na window type air condition and split type air condition. So alam mo dapat yung pagkakaiba ng dalawang yan. So yung window type kasi napakadaling i-install. Magbabasag ka lang ng square kung gaano kalaking aircon mo, isasalpak mo, and ready to use na. While the split type, kailangan mo talagang magpa-install sa mga authorized installer para hindi ma-void yung warranty. Kasi possible na pag halimbawang kayo ang nag-install niyan, may nag-leak, may tumagas, nasira, is automatic mabo-void po yung warranty niyan. Number 3 na dapat mong i-consider bago ka bumili ng isang air condition is dapat alam mo kung saan mo ilalagay yung aircon na bibilihin mo, window type man yan or split type man yan. Kasi kasi may mga kaibigan tayo minsan na nakaka-busy tayo sa bahay nila, yung aircon nila, Diyos ko, nilagay sa mababang area, which is hindi siya advisable. Bakit nga ba ina-advise ang isang aircon na ilagay sa mas mataas na area, or pag nakatayo ka, kailangan mas mataas siya sa ulo mo? Kasi ang aircon po, yung lamig na lumalabas po sa aircon, based po sa studies, mabigat po yan. So automatic bumababa po yan. Imaginin mo kung halimbawang ito yung ulo mo, ito yung aircon mo, pag nag-flush yung lamig, halos hindi na makaahon, hindi na malalambigan yung ulo mo pag nakatayo. So kailangan, or advisable, advice po namin dito sa mga tindahan is kailangan mas mataas po sa ulo niyan pag nakatayo ka, para pag naglabas ng lamig yan, automatic makakaramdam din naman ng comfort or lamig yung pinaka ulo mo. Number 4 po na dapat mong i-consider bago ka bumili ng isang air condition is kailangan mong budgetan ang pagpapalinis, general cleaning ng isang air condition. Hindi naman agad-agad yung pagbili mo, after a month magpapalinis ka agad, ba hindi. So kailangan mong budgetan for maintenance at mas maging maganda ang buga ng aircon mo. Lalo-lalo na po sa mga kaibigan po natin, sa mga pwede natin na bumili ng aircon na malapit po sa kalsada, malapit sa dagat, mga alikabok na area. So kailangan pong linisan yan, pa general cleaning nyo po yan, para mas maging maganda ang buga ng aircon nyo, at least 6 months po. Ayan. So yung mga malalayo naman sa kalsada, ayan, sa mga fresh pa yung lugar, ayan, at least once a year po. Kailangan nyo pong budgetan yan, kailangan nyo i-consider yan, dahil pag hindi nyo po babudgetan yan at hinayaan nyo lang yan, maramdaman yun at first, mahina yung lamig, parang masisira na. So kailangan mong budgetan yan para nare-refresh po yung aircon po ninyo. Number 5 na dapat nyo pong malaman ay dapat ihanda nyo rin po yung sarili nyo sa bulsa. Ang bulsa po ninyo, i-ready po ninyo yan, dahil wala po talagang sobrang tipid sa kuryente ang aircon. So makakatipid ka lang din sa kuryente pag hindi mo gagamitin yung aircon na binili nyo. Pero kailangan nyo ihanda yung sarili nyo pag bumili po kayo ng aircon, dahil posible po talaga na tumaas ang electricity bill po ninyo. Ayan, no? So mas magiging mataas ang electricity bills po ninyo pag hindi po nagtugma yung aircon na binili nyo sa paglalagyan. Kaya what I'm say, unang-una po kanina is kailangan alam nyo po yung square meter na paglalagyan nyo para hindi po ma-undersize yung aircon po ninyo. At sang ganun, nang sa ganun, hindi po ma-overwork yung aircon na binili po ninyo. Maski po inverter yan, maski hindi po inverter yan, para po sa akin, malakas po talaga sa kuryente ang aircon. So, i-consider po ninyo yan, i-expect na po ninyo yan na pag bumili po kayo ng aircon is automatic po yan, tataas po yung electricity bills po ninyo.
comes naman po sa brand, wala po akong i-recommend po na brand. Dahil lahat naman po yan, magaganda pong brand. Dumaan po lahat yan sa quality control ng mga kanya-kanyang brand po na meron po tayo dito sa Philippines. Yun lang naman mga pade. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button, notification bell para updated ka pa sa mga ilalabas ko pong video. Pads TV!